Daddy, tungkol na sa nangyari kanina. Pagpasensya niya naman si Mang Luis. Sana huwag kayo magkalit sa kanya. Huwag mong intindihin yun. At least, ginawa natin ang dapat nating gawin. Nag-offer tayo ng tulong sa kanila. At tinanggihan nila. Wala na silang masasabi sa atin. Dad, paano ho kung lumapit pa rin sila sa inyo? So, walang problema sa akin yun. Pero hindi na lalapit yun. Alam mo, yung mga medyo sabihin nating may hirap, maramdamin yung mga yan. Mataas din ang pride eh. So, huwag nyo naiintindihin nyo. Ha? Huwag nyo naiintindihin nyo. Tara. Kahit na alam niyo sa prinsipyo nyo, sabi niyo, umutang na lang kayo. Sayang yun. Sa tono ng pananalita niya, nag-iintay siya ng kapalit. Kayo naman kasi itay eh. Pinangungunahan nyo. Kaya nag-iisip kayo kaagad. Hindi naman magkaalok yun nang walang wala siyang makukuha ang kapalit. Itay. Ay naku, pare-pareho yung mga mayayaman. Eh kunyari tutulong, yung pala, tatapakan ka rin. O nakalimutan mo yung nangyari sa San Isidro? Binigyan ka ng pera ng asawa ng mayor. Yung pala, gagawa lang siya ng parang para makulong ka. Okay, hindi nga naisipin yung nangyari sa si Danilo. Ang importante, mailabas natin sa dito. Habang nagtatagal sa dito, lalo lumalaki ang gastos natin eh. Sa gamot na lang, nahihilapan na tayong bumili. Akong bahala. Ako ang gagawa ng paraan. Wala namang mangyayari kung kayong bahala eh. Sinusubukan mo ba ako? Ha? Pag sinabi kong akong gagawa ng paraan, ako! Anong paraan, itay? Kailan kayong makakagawa ng paraan? Eh, ano naman ang gusto mong gawin ko? Tanggapin ko yung pera niya. Eh, kasi naman, itay, kapalit agad ang iniisip niyo eh. Eh, paano kung ikaw o si Danilo ang hina kapalit? Makakatanggi ba ako? Ba't kami hingin? Basta! Eh, kung hingin na magtrabaho kayo sa kanila, eh, siguradong gagawin kayong alipin noon. Ayoko! Kung ganun ang mangyayari, gagawin ko. Makakita lang si Danilo. Sa'yo, pare. Pag-isipan mo yung sinasabi ko sa'yo. Easy money yun. Malaki ang kita. Pare, wala kang gagawin kundi mag-deliver ng bato. Ayon sa akin. Ayon sa akin, Mr. Chin yun. Yan na ba sasabihin mo? Kaya hanggang dito, sinusundan mo ko? Pare, mayroong mag-usap sa Burger House. Maraming makarinig sa akin. Sige, pare. Umuwi ka na. Pare, pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo. Sabi mo naman yung daddy mo. Sabi mo sa kanya, kahit habang buhay ako magtrabaho sa kanya ng libre, gagawin ko. Matulungan man lang yung kapatid ko. Titignan ko. Makikiusap ulit ako kay daddy. Pero kausapin mo uli yung itay mo. Eh, siya yung tumatanggi. Tinatanong ko nga tong si Noel eh. Baka naman ang daddy mong minasabi kay Mang Luis. Wala, nandun ako. Walang sinabing masama ang daddy kay Mang Luis. Talagang ganun lang siguro talaga si Mang Luis. Para namang hindi mo kilala, eh, maprinsipyo yung taong yun eh. Ayaw niya ng ganun. Baka para sa Esperanza, wala. Dahil mayaman ka na. Anto na namang gusto mo sabihin? Kami kasing mahihirap. Mararamdamin sa mga naririnig. Parang sinasabi mong manhid ako ah. Sinasabi mong hindi ko nararamdaman yung nararamdaman niyo. Sinasabi mo bang nagbago na ako? Nag-iba na ang paligid mo. Anton, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako magbabago? Tumingin ka sa salamin, Esperanza. At makikita mo, nag-iba ka na.
Tanggapin mo man o hindi, mayaman ka na. At baka balang araw, pati ako maliitin mo na rin. Hindi ako pumunta kay Misteraza para humingi ng limos. Humingi ng limos? Humingi ng awa? Humingi ng tulong? Pare-pareho sa akin yun. Pare-parehong humingi. Nako, hindi ka nila titigilan. Susumbat nila sa iyan. Ang hirap sa inyo, Tay. Inuunahan niyo agad sila eh. Lahat na sinasabi nila. Hindi mo inaano kalagayan ni Danilo eh. Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan, ha? Eh, totoo naman yun, Tay. Prinsipyo, prinsipyo. Puro kayo prinsipyo. Bakit, Itay? May magagawa ba yung prinsipyo niyan para pagalingin ang anak niyo? Tumigil ka! Alam mo, Itay? Parang baliwala sa inyo si Danilo, eh. Parang hindi niyo siya anak! Tama na! Sige, gawin niyo! Ha? Tuloy niyo! Suntukin niyo ako! Yan ang nagagawa ng prinsipyo niyo. Iba na talaga si Anton. Akala niya nagbago na ako. Akala niya hindi na ako marunong lumingon sa pinanggalingan. Insecure lang yung tao. Siyempre, ayaw niyang mapalayo ka sa kanya. Ate, alam mo naman mahal na mahal ka ni Anton eh. Akala ko, nakatakas na ako sa impyernong buhay ko noon. Hindi rin pala. Ate, natatakot ako. Kahit gusto nating labanan si Tita Sandra, hindi natin siya kaya. Bakit nandito pa kayo? Hindi ba kayo naantok? Ha? Hindi pa ako eh. May problema ba? Ha? Daddy, may sasabihin po sana ako sa inyo. Tungkol po sa pagtrato sa amin ni Tita Sandra. Han? Nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. May sasabihin sana ako sa'yo. Kasi naisip ko, linggo bukas, ipasyal mo naman kami. Kumain tayo sa labas. Mag-shopping tayo. Isama natin ang tatlong bata. Tutal, hindi pa tayo nagkasama-samang lumalabas, hindi ba? I'm sure magugustuhan niya ng mga anak mo. Hindi ba, Cecil? Pala naman eh. O di, magpahinga tayo na maaga. Isama na rin natin tuloy si Robby. Kain tayo sa labas. Pumili na kayo kung anong restaurant na gusto niyo. Okay? Magpahinga na. Ano nga pala sasabihin mo kanina? Cecil? Wala ba, Daddy? Okay, magpahinga na kayo. Come on, come on, come on, come on. Good night! Maghahanap ka ng mapapagkakitaan. Sana naman yung malinis. Subukong magkaroon ng mahal sa buhay na nasa ospital ngayon. At nangangailangan ka ng pera. Pare, pati kaluluwa mo, ibibenta mo. Isipan mo muna mabuti yung gagawin mo, Noel. Makapag-isip na ako.
Kahit anong trabaho, basta malaki kita, papasukin ko. Hanggat saan ibababa mo sarili mo? Kat kaya ko. Sa problema ko nito, kakayanin ko. Noel, marami pang ibang paraan dyan. Maniwala ka sa akin. Anong paraan? Magnanakaw ako? Mangu-hold up? Alam mo pare, desperado ka lang kaya kung ano-anong naiisip mo. Sabihin nyo nga sa akin, sa madaling kumita na malaki, ha? Yung malinis, papasukin ko. Pero kung wala kayong maisip, pabayaan nyo na lang ako. Kanina pa ba siya natutulog? Ha? Oo. Di ba, ikaw si Karen? Oh, paano mo... Kasi kinukwento ka niya sa akin eh. Oo. Ako yung gusto makipagkaibigan sa kapatid mo. Yung makulit. Ah, huwag mo napansin yung ilit ng ulo nito. Ganyan talaga yan. Naintindihan ko naman eh. Ay, Karen, siya nga pala. Ako nga pala si Noel. Noel, ay. Hi. Tsaka, anong oras na ba? 3:30 na. 3? Ay, Karen, pwede ba pakibantay mo na yung kapatid ko? Kasi bibili lang ako ng gamot. Tsaka, pasensya ka na kasi medyo kumakapal yata ang mukha ko kasi ganyan lang tayo nagkakilala. Okay lang, okay lang. Pakibantayan. Ah, sige. Pero sandali lang. Okay. Ingat ka. Gamot sandali. Babalik siya agad. Ikaw na naman? 3:30 na. Kaya nandito na naman ako. O nga pala, dinalang kita ng tapes at saka ng Walkman, no? Para naman pagka wala kang magawa, pwede ka makinig. Alam mo ba na ang music is the language of the soul? Eto, paborito ko to. Teka nga muna! Ano ba ginagawa mo rito, ha? Ba't ang kulit-kulit mo? Sinabi nang huwag mo akong istorbohin, eh. Sige ka pa rin ang dalaw sa akin. Tantanan mo na ako, ha? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ginagawa ko ng lahat para sumigla ka, eh. Pilit kong binabalik yung buhay na tinanggihan mo. Pero hindi mo naman na-appreciate yun, eh. Hindi ko alam kung dahil ba sa nangyayari sa'yo. O talagang mahirap ka lang pakisamahan. Hindi kita inuobligang pakisamahan ako. Hindi mo kita kilala. Bigla ka nalang sumulpot dito at hindi ko alam kung bakit. Huwag mo kasama makipagkaibigan ako sa'yo. Ayoko! Alam mo kung ba't ka nagkakaganyan? Kasi naawa ka sa sarili mo. Sige! Lunuri mo yung sarili mo sa awa. Kalimutan mo may taong nahihirapan dahil sa ginagawa mo. Pilit kang binibigyan ng pag-asa. Ikaw na mismo umaayaw. Sorry ah. Hayaan mo. Mula ngayon, di na kita sustorbohin. Tay, kamusta na ho si Noel? Masyado siyang abala sa trabaho niya, kaya hindi siya masyado nakakapasyal dito. Nag-overtime ho siya para sa akin.
Tay, nahihirapan na ba kayo sa akin? Huwag ka masyadong mag-alala sa amin. Kaya pa naman namin ang trabaho namin eh. Tay, huwag niyong pababayaan si Noel. Lalong-lalo na ang sarili niyo. Oo. Magpahinga ka na. Sige, matulog ko na. Nagpa-telegrama na ako kay Tio Ponso mo at umiawa ang Diyos. Magkapera tayo. Lalabas ako dito sa ospital para sa bahay ka na lang palakas. Sige, tulog ko na. Punta ako muna sa inyo, Doktor. Tinatawag ka, lumapit ka kaagad. Ikaw pag tinatawag ka, lumapit kang ate Agde mo. Ano ba? Lumapit ka. Cecil, guys, this is Cecil. Pasensya na kayo, ah. Galing kasi siya sa bundok, eh. Kaya mukhang cheap at baduy. Maswerteng at maputi siya, eh. Kung hindi, mukha siyang unggoy. Pasensya na rin kayo, ah. Galing kasi siya sa squatters, eh. Kaya walang good manners and right conduct. Bastos kasi. Sinong bastos sa atin? Sino pa? Hindi ikaw! Cecil, ano ba? Ano? Ha? Gusto mong basagin kayo pagmukha mo? Ha? Ano? Galaban ka? Manimili ka nakakalabanin mo? Ano? Huwag kang makialam! Ano? Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Huwag kang makialam! Magdasal ka na ng palhon dahil lahat ng santuman ang tawagin mo walang makatutulong sa kalbarang ibibigay ko sa buhay ninyo! Taon ako! Thank you.
sa'yong bukas. Sa buhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw sa iyong landas.